Hindi, sige, ako mag-isabing ng team, tapos i-rate nyo. Okay, 1 to 10. Siyempre, sumunod natin doon sa pinaka-kulelat. Kung sino ba yung unang nalaglag? Last season. Ah, sige. Sino ba unang nalaglag last season? Siyempre, walang iba kundi sino ba? NXP ba? Uy, hindi na! Brent! Ah, yun, Brent Esports. Tapos gano'n namin sila. Pero sa'yo, Amitis, ilan porsyento ng lakas sila ngayon? Kasi hindi pa natin nakikita. Matutan lang ha, matutan ha. Based, ano lang ako din yan? Wala ng explanation. Hindi, meron. May explanation para ano? Sa akin ngayon, nasa 6. 6? Kasi hindi pa natin talaga sure kung ano yung lineup nila eh. Kung ano ipapakita ng lineup eh. So, yung expectation hindi pa ganun kataas. Okay. Kaya 6 mo. Okay. Para naman kay ano, kay Hitoy. Hitoy! Parang eto maksin, takalito ah! Hindi, karim lang! Sa akin, 7. 7. Based sa last performance sila, marami pa silang i-improve. Oh, so, ayun lang. And may mga bago rin sila na dinagdag. Sa'yo naman, dito. Sa akin, ano, 5 over 10. Kasi, ang pinaka... Mataas standard mo ah! Siyempre, sa akin, mataas standard. So, lalo sa gameplay, yun mataas yung standards. So, siyempre, yung dalawang bago nilang pinasok sa amateur, siyempre, bago pa rookie. Siyempre, mga nga papaya, maninibago pa yun. Ayun yung ano nila. Tsaka gusto ko doon, dapat main time si Jome. Kasi yun lang yung may kaya kay Kelre. Diba, Jome Lipad? Oo, Jome Lipad. Eh, gusto ko lang nila. Yung gold lead nila, guys. Kaya 5 over 10 lang ako. Okay. Si, ano na, si Kapitan? Sa akin siguro mga 8. Bakit? Kasi malakas naman talaga yung brain eh. Nakita naman, alam naman natin na gano'n naman talaga yung lineup nila. Yan. Na, ano, ginawa. Ang nangyari lang eh, parang late na nila na Na-discover. Na yung lakas nila. Tsaka yung combination ng mga lineup, kumbaga ganun. Feeling ko ngayon, babawi yung brain. Kaya 8 over 10 na. Sigaw, Billy. Sa akin siguro, ano rin, 8 over 10 sa akin. Kasi nga, yun niya. Based sa performance nila. Kasi wala pa ako napapanood na ano eh, nalaro nila eh. Ay, yung last na napanood ko pala, sana makikita natin, eto Max, is yung sa ESF. Kasi mo lang, nilaglag din sila ng amateur. Oo, nalaglag. So, para sa akin, doon nabawasan yung ano ko, yung 8 out. Siguro sa akin, 7 sa akin doon. Kasi ang nangyari kasi, ang expected ko, kaya nilang labanan yung mga amateur teams. Kasi amateur din yung mga sila eh. Kapag hinaluwar lang din sila ni, sino pa ba mga natira doon? Si Plap, si Plap. Saksa, Joyboy. Main title. Si Pew, tsaka si Plap, siguro. Oo, yun. Kumbaga, may halong veteran pa rin naman. Kaso, overall amateur pa rin naman sila. So, hindi na rin expected talaga. So, sa akin, 7 sa akin. Pero, hindi pa natin alam. Okay, biglang malason. Okay, guys, ngayon, next team, anong yun rin naman? 7 team. Blacklist. Blacklist, nalaglag mo last season. Blacklist. Okay, Blacklist International. Gusto nila na Eric. Blacklist. Dahil naman, nakunay naman natin si ano, si Hitoy. Hitoy, yeah. Okay. Sa akin, 8? Bakit 8? Kasi bumalik na yung BYs eh. So, yung ba't 8 lang? Yun lang guys, bumalik na yung BYs. Explain ito. Parang ang dating yan, katapat sila ng brain. Kasi 8 na ako sa brain. Tapos 8 ka na sa brain. Wala yung dating ganyan. Explain ito. Ang sa akin lang is, baka kasi mag-adjust pa yung BYs sa tatlo nilang kasama. Kasi baka meron pa silang, kulang pa yung time nila. Kaya yung mga tatlo? Kaya yung tatlo? Kay Oheb, kay... Edward. Edward. Ay, hindi mo sila nagkaroon ng ISF? Dinaglaro sila. Kaka-champion lang nila ng ISF. Oo, sila yan. Oo, anong mo doon? Oo, kasi... Anong thoughts mo doon sa kaka-champion lang nila ng ISF? Sa performance na pinakita nila. Sa performance lang. 8. Sige. Parang dumadating, mas lalo silang magagana. Pero yun nga, paano tatasan ng team niya? So, 10. 10. Okay. So, 8. Tapos kay Amity is 10.
10 over 10 din kasi 10 over 10 yan kasi ayun yung paborito natin kalaban eh, ayun yung best rival rin ng Smart Omega guys eh, ayun yung pinagusto namin, ayun yung inaabangan natin yung B-Wise Smart, diba sabi nga ni Pakbet, ayun lang pinagusto niyong kalaban si Bonchan kasi ayun lang daw yung talagang pukuhan sila ng drop eh, pukuhan sila ng strategy. Kaya 10 over 10 sa akin para palo-palo na si Macbeth. Okay. Siyempre, ang pinaka-iinti na lahat. Kapitan, eto na. Sige. Sa akin, 11 out of 10. Uy! Agad doon! Baka maging blacklist ka mabigla. Baka kunin ka ni Venus, ha? Hindi, kasi... Wala na eh. Ito na yung pinakamalakas na roster ng blacklist eh. Binalik na. Yung pinakamalakas na roster ng blacklist, binalik na. Alam naman natin na sa lahat ng season ng blacklist eh. Yan yung roster na talagang pinakamalakas eh. Yung pag, lalo, bumalik yung B-Wise, tas sinama mo pa ng tatlong MVP. Haji, Edward, tsaka si OM. Kaya talagang, ano yan? 11. Stack ano yan? Kumbaga stack team. Parang Golden State. Kumbaga stack. Parang ganun basta. Solid yung lineup na kaya 11 sa akin yan. Okay. Ikaw? Para sa akin, ano, 10 sa akin. 10 black. Kasi syempre, makikita nyo naman yung laruan nila, kung makikita mo laruan nila, ito Max, ano. Doon ako nag-visa ESF, so makikita nyo talagang synchronized pa rin talaga sila. Kapag may shot call si Venus, automatic, puntahan lagi ito pag sinabing Turtle. Parang walang nagbagay, kumbaga parang sila pa rin yung naglalaro. Mm. Kung ano yung form nila nung nag-champion sila, parang ganun na ganun pa rin yung form nila hanggang ngayon. No? Para sa akin, ang nakikita ko lang ng weakness nila is sa drafting sila lang talaga. Pati kapag napagod yung ano... Player. Oo, yung player. Parang ganun lang. Para sa akin, 10 yung ano. Para sa Blackness International. Okay, next team natin guys. Ayun ang pinakihintay ni Billy. The NXP! NXP! Pinakihintay mo. Seta box muna. NXP. Siguro sa akin, ano? 7. Sa lineup niya. Dati yata tayo na ngayon, 7 na. Oo, buwan ba? Pinapalan ng ano ko? Rate mo sa NXT? Oo. Sa jersey yun, 10. 10. Sa NXT, 7. Oo. 7 na. Grabe naman yung rate mo, kapitan. Pwede sa 8 siguro. 8. Oo! Mapakuha ka kay Zomi, ha? 8. Tala, mali, 7. 8. Bakit? Baka sa akin, sila H2, yan, sila Hiss. Sila Migo, sila. Parang feeling ko sila pa rin yung pinakamalakas na player na naging player ng NXP. Kaya kumbaga, yung mga pinalit nila ng mga pinasok nila na nakaraan, feeling ko mas better pa rin yung lineup nila ngayon. Na maglalago na ulit si H2, tapos si ano nga, si Donat nandiyan na ini. Feeling ko mamimit si Hayes. Tapos si James pala binalik, no? James is back. Si James yun. 8 over 10. Next, ikaw muna. Ay, huli ka. Si Yamete. Wala ko. Ano eh, 7. Kasi ang last na problem nila eh, parang nasa drafting. Pero yung sa player, hindi ko sasabi yung ano ng drafting na parang nababa. Kasi sa atin nababasa talaga yun eh. At pag may binan si Coach Bakbet, alam mo na yung susunod na yung drafter nila, yung coach nila. So, dahil nga nangyari na bago ata yung coach nila. So, expect natin mas baka mas mag-iba yung level ng NXP. Siyempre, pero sa player, yung... ano, twice, dahil na lang doon yung... Hindi, ayun ko yung NXP. Hindi yung... Bakit 7.5 bukod doon? Yun lang talaga. Yun lang talaga. Pinaka... No. May 8 na eh, kaso... Sa akin, 1! Kasi nung simula nung pinasok nila si Miko sa line-up, wala eh. Sa ano man, di siya nakalaro eh. Sa Onyx na, sinisplan lang siya, di ba?
Tapos ngayon yung main 5 mo sa NXT. Doggy, isang akala niya nakaligtas siya. Ang hindi alam ng NXT, sila ang nasa, ano ngayon, dihadong kalagayan. Kumbaga, ano sila, sinama sila sa ukay. Oo, oh, sinama sila ni Miko sa ukay. Dami-dami. Nakaligtas siya, pero di alam ng NXP, nasama lang sila sa ako. Ano ba yung sinasabi? Oo, ganun yung sinabi ko. Kaya 1 over 10 ako, 1 over 10. Pero kung wala si Miko? Kung wala si Miko dun, nasa 9 over 10 ako kasi ibang level maglaro si Rene J, si H2. Tsaka si, ano, si James yun, si James, palumpalo na ngayon eh. Ayun ako. Kaya 1 over 10 ako. 1 over 10 ako. Ikaw? Sa akin, ano, 5. Ba't mababahal mo yung standard mo? Hindi naman mababahal yung standard ko. Blue-based lang ako. Eh, si Doggy pala maglalaro lang sa akin. Kasi ang nangyayari kasi, ang player, upload ko yung ano yun. Siyempre, nanonood ako ng mga scrim-scrim, nag-base ako doon. Para sa akin kasi talaga si Rainy J, pati si H2, pang ano talaga na pang-artistahan na. Hindi na pwede sa ML. Hindi na talaga pwede. Hindi ko sinasabi hindi pwede sa ML. Kumbaga yung caliber nila, yung mindset nila, parang hindi gusto mag-champion eh. Ah, parang ano na, millionaire mindset na. Hindi, ano, wow, like, pag yung amateur kinuha mo yun, tapos wala pang achievement masyado, pag nakuha mo kasi yung player na yun, parang ang gusto lang lagi no, maglaro, pati mag-champion. Oo. So, siyempre, sila rin ni at H2 kasi mayroon sila pinagkakabalahan na eh. Kumbaga, ano na sila eh, buo na sila eh. Oo, buo na sila. Kulang na lang sa kanila itong ano, di ba, parang MPL. MPL na lang, champion na lang. Kaya siguro tinatry pa rin ang tinatry. Kasi, yun nga lang, mayroon silang pinagkakabalahan. Kaya, hindi na nila feeling ni Billy, hindi na nila mapupukusan yung ML na. Oo, yun, hindi na lang. Parang yun, kasi yun, nangyari na sa iyo. Oo, oh, yun nangyari sa akin. Para yun, para sa akin, pero doon pa naman si Ace eh. Si Ace, Miko, si Miko siyempre eh. Hindi natin ano yun yan, si Miko pa rin yan. Iba pa rin yung galaman ni Miko galing Onyx. Kaya taker ka nun, iba pa rin yung performance ni Nico, pati ni Hayes. Eh yung sa akin, yung talaga yung pagka nag-MVP pa rin yun, tinalo pa nun yung super team ni Nico. Oo, oh, tinalo pa nun. Nakachamba lang yun. So, dito pala si ano, dito pala si Hayes at si Nico, dito pala sa akin, 7. Ah, 7. 7 yung para ano sa akin. Kasi nga eh. Hindi, dito pa si Hayes eh. Kumbaga, meron pa, may chance pa rin. May veteran factor pa eh, may veteran pa rin. Kumbaga, may ano pa rin, may matindi pa din. Oo, may matindi pa rin. Pero siyempre, si Doggy, nakikita nyo yun, galaw na rin. Hindi yun. Wala ko sinasabi. Okay. Sabi mo kasi si H2 tsaka si Renoji. Eh si Doggy. Oo, alam mo sa Doggy. Baka mo may pagbigla yun. Si Doggy kasi, ito yung trippings to eh. Ikaw pag wala na itong magawa sa buhay, kaya yung ML, pinapakalan mo ng pinapakalan. Yung wala na lang. Ay, ano mamamahay mo kay Doggy? Ano mamamahay mo kay Doggy na pinapasok na pa yung ML industry eh. Dapat nandito lang siya sa streaming. Baka naman kasi, ano, alam mo yun. Si Doggy kasi mayaman na yun eh. Hindi pa mayaman na yun eh. Ipabahin niya na sa mga player, kumbaga, give and take na lang yun, kumbaga, dito ka na, sabat ka na, ito ka na. Baka meron pa kasi siyang gustong ipakita, yung gusto niya pa ilabas yung Guinevere niya. Ito ka, may balibalita nga na nung nagpaubaya siya, napasok si Yawi, tingnan mo naman si Yawi ngayon. Kumbaga yung mga chance na nagpapaubaya ka, may kong umuubakat. Eh, ano yan, kasi gusto pong bumalik eh, wala na nga babalikan. Kaya nga sila, sakto lang din ako siya magpaubaya ngayon. Para hindi yung mga tumigo. Hindi, bakit yung mangyayari siya? Oo, lulubog talaga. Kasi kung titingin ka pa rin talaga, kasi ang gusto ng mga tao ngayon, given na sikat ka, pero pakitaan mo ako ng magaling na galaw. Like, siyempre, kaya tayo nanonood ng mga tao na eh. Kumbaga, ang gusto ng upload ng mga yan, kung paano yung level na talagang, alam mo yung digmaan talaga na, High gameplay. Hindi kasi, feeling ko naman dyan, basa ko naman dyan. Limbawa, di ba si Reker, naka-lineup siya sa RSG. Oo, sa RSG. Kasi si Chooks, naka-lineup sa RSG. Ikaw, naka-lineup ka sa RSG. Kaya si Doggy, nagpa-lineup na rin sa NXT. Parang kapag salpukan kayo doon lahat. Oo, pagbili ko si Doggy, pasok ko. Pagbili ko si Doggy, pasok si Reker. Oo, kapag
Halimbawa, biglang ano, pumitik si Doggy. Oh. Sabi niya, Zap, no, maglaro ka sa lalo. Oh. 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 Yeah, saka, muli ako. Meron tayong aabangan na, kasi madalas na kayo nagtatrash talk, hindi naman nagtatrash talk kayo. Oo, hindi kayo naglaban eh. Meron na kayo naglaban. Nagkama kami! Penalty pa! Pagpatakay mo ito! Baka ito na yung tayo, oh, talaga matuloy na yung seryoso, ano? Oh, Doggy back sa Sapno, yan, abangan natin lahat yan. Basta para sa akin, 7. 7 lang. 7 over 10. Pero respeto pa rin kina, ano, kina Renzi at Ace. Kung gusto nila mayroon, magulong sila. Pero para sa akin, may mas makukuha silang mas, okay. Mas gigil. Mas gigil dun sa dalawa. Dun sa dalawa. Mas anong bata, mas bata kuhugin. Kasi nakita ko kasi yung paglumas sa Renzi, Jay. Medyo ano eh, medyo may kulang na eh. Parang mas okay pa rin si James eh. Eh si James, okay yung laro ni James. Kasi focus sa ML lang si James eh. Doon lang siya focus. Yung, kasi sila medyo pang-artistahin level na yung mga yun eh. Kumbaga marami nang iniisip. Hindi ka tulad pagka... Iba kasi pag full-time ka, full-time player ka eh. Baka mamaya kasi sa umaga si RNJ nag-ML sa gabi, ano, nagsusulat ng kanta. Ganun na kasi siya eh. Kumbaga nahati yung gawa. Eh, siyempre, pag nahati, hindi naman kaya ng tao na pagsabay-sabay lahat yun. Siyempre, may maapekto na isa doon. Kung hindi maapekto yung pag-artista doon, maapekto yung pag-ML. May instinct kasi ang ML, so baka... Oo, medyo... Pero ang kagandahan doon, buti sinahan talaga nila si Rally at H2O. Kasi ngayon, mas hype yung laro. Ayun yung kagandahan doon. Mas kabang-abang. Oo, mas kabang-abang. Kung meron bang ibabalik na laro ng dalawang to, si Larry na doon. Ano yung simbalik natin na ano doon? Next team. Next team natin. Onyx na. Oo, oh, Onyx na pala. Bago na kasi Onyx. Onyx? Tama ba? Onyx. Hindi Onyx. Ano, Echo? Ayun, una nalagay kay Echo. Actually, no. Dapat nga Echo pala. Dapat pala Echo. Kasi mas ako nalaglagay Echo kaysa sa Enix. Hana doon yung bata. Eh, wala na. Gigil kaya sa Enix. Ito. Echo, roster. Nandun si Outplay. Sa akin, ano to? 10. 10. Super. Yung super team nila nung nakakaan, mas super team pa to. Kasi meron silang lineup na super team na pang MPL, meron silang lineup na super amateur. Oo, magagaling. Kumbaga pinag-combine yun eh. Yung meron silang amateur na apat eh, di ba bago? Si Outblade na which is galing nga dito sa atin na alam natin na sa bang last din. Outblade, si Sanji na talagang amateur star player din. Si Mamakoko na galing sa AP. AP ba siya? Ano siya, kilalang jungler din. Tapos si Sandboard, na galing sa player ni Doggy dati ngayon, na high points din. Kumbaga, hindi lang yung main 5 nila yung star player. Kumbaga, pati yung amateur nila, sinolid rin nila. Kumbaga, 10 out of 10. 10 stacking to stacking. Sa akin naman, ano, 10 din sa akin. 10. Kasi nga, sobrang ano, pre, ibang laruan nila ngayon. Alam mo yung dating Echo na palupalo ng first season? Last ng player ng Echo ngayon talagang pwedeng mapasok. Lalo pa, dumating pa yung, ay bumalik pa yung si JP. Diba, ibang laruan nila ngayon, tol? Kasi, alam mo yung first season nila nung last MPL? Mas doble yung lakas nila ngayon. Sobrang busy nila kumilos, sobrang busy nila kumalaw. Saka, medyo, ano to pa, medyo... Nakaka-excite to sa pagdating sa coaching ng Echo. Kasi 10 player lahat yun. Kahit anong combination ilagay mo doon, gagana yung talaga pasok. Kasi lalakas ng mga player. Pati ito, ano, bilib ako kayo, no, pre, kay JP. Isipin mo ilang season yung, ay isang season ba siya dinigdala o dalawa? Dalawa. Dalawang season? Parang mga... Dalawa. Tulad isipin mo yung dalawang season siya na wala, o kaya 2 years ba o 1 year? Mga 1 year. 1 year, pre. 1 year. Nakita ko maglaro ito. Iba pa rin ang daddy JP, Paul. Yung prangko niya, di ba? Yung prangko niya. Ay, tsaka ano pa siya, change role. Kung pinunod ko kasi meron may screen kami na hindi ko na i-ano, doon na lang ako magdedirect sa performance niya. Iba yung... Mabato hindi pa rin talaga. JP Outlay? JP Outlay? Ramon, naka na! Kakainig ka ni Outlay! Ikaw, Amethyst, ilang ito doon? Ako nga pala yung sinahin nyo. Tapos sasabihin kayo ngayon pag natalo. Sinahin nyo, kaso iniwan, nasa unog. Hindi, maganda kasi yun! Kaya naman, yung mini niya iiwan si... Outlay! Janville! Oo! Talaga! Hindi! Sasabihin ni Janville, ako yung sinahin. Pag iniwan ni JP yung sinahin, sunog. Sunog! Sunog! Yari, Uncle Ralph! Janville! Hindi, maganda kasi yung
nangalita dito kay Kellen pati outplayed eh. Nakikita ko eh, naririnig ko si outplayed pag dinudurog niya si Kellen eh. Kasi Kellen naririnig ko pag dinudurog niya si outplayed. Ano yung pang-missing player din talaga si outplayed. Parang sayang lang kasi pang wala siyang chance na makalago dito eh. Pero baka dyan sa Echo, yan na. Baka siya na una tatalo. Sa curse ng Omega versus Echo, di ba? So, baka siya ang gumawa ng Eastern Demon. Kasi may mga ganun eh. Kumbaga, kung hindi ka para dito, baka para kasi. Para sa iba, oo. Pero yun lang naman yun eh. Kumbaga, hindi naman po inalis ka, ibig sabihin lang nun, mahina ka. Baka mayroon pang mas better na team na para sa'yo. Oo. Ganun lang. Kapag hindi ka pwede sa Echo, outplayed. Dito ko sa Sipo. Oo. Kami mo si Luis. Oo, mga tama, di ba? Kakamula. Oo. Huwag ka naman ganun lang. Huwag ka natin mapaganahin. Hindi ka kami disilong rate mo doon sa'yo. Sa'yo ko ngayon, 8 eh. 8 lang? Ano? 8. Kasi may bago, I'm sure. Pero kung kay, basihan ko si Outplay, ibang level na ngayon si Outplay. Knowledgeable galing sa Omega, kung paano tayo lumaban. Alam niya. May knows siya. So, pwede niyang i-outplay ka doon kung yung tao yung pinahin. Kapag ano yung secret, ilalim na up natin ngayon yung ano, na dapat may better version tayo. Baka nga si Jambin lang. Alam ko na mautak talaga si Jambin. Kaya pala siya kumuha ng player sa Omega. Kasi, kailangan parang masolusyon na din na yung ano. Parang tarihin yung si Jambin. So, respect na yun. So, tama ka nga, Amitis. Ang ginawa ng Echo, ginawa niya yung Smart Omega, yung player, si Outplayed, para makuha yung top secret ng Smart Omega. Kung tayo ahas, kukunin nila yung antidote galing din sa ahas. Oh, kung baga, kasi lason tayo eh. Oo. Oh. Kung tayo lason, alam natin. Oh. Nasa atin yung formula para sa antidote. Oh. Ngayon, si Jan Bill, kumitik doon na ang formula. Ano? Kinutak. Ayan! Favorite yung lason sa atin. Kumagat siya si Plankton! Oo, si Plankton. Galing ka nga, Jampil ha! Kumbaga, pagka-pitik na ano, piling ko ano na to eh. Talagang matagal nang pinaplano ng ano to eh. Piling ko rin eh! May kutubuki outfit eh! Kasi... Tahimik siya buong season natin! Paano ko nasabi na plano to? Kasi, kung nag-aarap tayo ng gold lane nun. Ito si Yawe. Inano ako, minessage ako, ito, sabi niya, ito, may re-repair ako sa inyo. Si Yawi pa rin kayo! Si Yawi yan, kaya natin ginawa si Jan Bill, like kay Yawi, kasi nirepair ni Yawi si Jan Bill. Si Outplayed! Pinahinga lang na isang season natin, no? Diba? Ano sila, tapos biglang ginawa natin si Jan Bill. Outplayed! Sa Sipong pa yun eh! Oo, Sipong. Tapos, biglang pagkatas na sa Sipong, biglang nag-echo. Kumbaga, alam na, mayroon ng plano kasi si Yawe, di ba? Echo na siya noon. Hindi, nasipo muna siya. Tapos mag Omega. Makata niya ng Omega, doon siya nag-echo. Kumbaga, dalawang team. Pati team ng Omega. Talagang inalaw na. Ispiyang. Tapos siguro, tinawagan na siya ni Yawe, Jan tapos na kontrata mo dyan. Nakuha mo na lang yung mga... Formula dyan. Dali mo na dito ngayon sa ating main office. May report! Kanilang niya lang, hindi report mo si Reporting on duty, Jan Bill. Magaling nga talaga si Jan Bill. Magaling din yung echo. Magaling yung data natin, yung analyst natin. Kasi naisip na yun. Siyempre kung naisip ng echo yun, siyempre naisip na rin natin. Kaso, huli na ang lahat. Uli na, rado na siya eh. Baka si Jan Bill na talaga solution. Ang tanong. Matalo na yun, boys. Ang tanong. Nasa kanya na ba ang recipe? Pangalaman! Pangalaman! Baka... May dumating kong bago recipe tayo eh. Baka, ano lang, kung bakit, ang akala mo, recipe ng ano yan, ng Zarks. Yung pala, yung recipe ng Nora. Krabi pati na nakuha mo yan, Jampil ha. Pag yan, di gumana sa amin, tapos ka kay Kelra. Tapos si Kelra, expect mo na, Jampil, kung nanonood gawan. Expect mo na, ang bawi ni Kelra. Ang paghihiganti ni Lakas. Kasi natalo ni Outplayed si Kelra nung ISF. Lagi. Narinig
Narinig ko si Alvin, minumura si Keller eh. Bawi-bawi, no? Bawi-bawi. Talagang nakabawi rin talaga siya, si Jamil. Si Jamil. Ano, nandiyan siya pa, wala pa si Dewey. Ah, rate, rate. Si Dewey. Si Dewey. Ang rate sa Echo. Sa akin, 8 kasi challenge siya ano, eh, sa coaching staff nila yung 10 player. Pwedeng yung 10 player nila yun ang ano, pwedeng mag-make or break sa kanila. Depende na yan kung paano nila gagamitin. Kung tama. Sa tama ba o sa mali. Paano gagamitin sa mali? Ito, maliwanag ko ha. But baka pwede nilang, yun nga yung sinabi niya eh. Pwedeng mag-cost yun ng panalo o pwede rin mag-cost ng talo. Kasi kapag ganyan marami kang player, syempre marami kang naisip. Itindihin, itindihin. Marami kang combination na isip. Ngayon, sa sobrang dami na combination na pwede mong gawin, baka yung combination na mapipili mo yung sablay. Halimbawa, syempre, pag mas maraming combination, mas maraming chance na... Kumbaga, yung Echo parang si Al James, sumobra sa bilang ng relo. Parang ganun, parang ganun siya sabi mo. Hindi pa yun eh. Ito ha, ibigay ka na example. Halimbawa, meron ka lang... Sa formula. Yeah. Meron ka main team. Benny, Yahweh, Carl, Kurt, tsaka Trimar. Ngayon, dahil sa pagpasok ng mga bagong player, iibahin mo ngayon yung combo. Yan. Papasok mo ngayon to si, ano, ihiwalay mo. Halimbawa, maghihiwalay ka ng mga player, tapos ito gagawin mo. Paano kung dahil doon sa paggagawa mo ng gano'n? Yung imbis na tuloy-tuloy na chemistry ng ano, naputol. Tapos parang hindi mo masabi kung nag-upgrade ba yung laro nila o nag-downgrade. Kumbaga, pinalitan mo yung combination eh. Hindi mo na mahanap yung totoong ano. Pagdating mo ng gitna, doon mo na-realize na, ay, mas malakas pa rin pala talaga. Ngayon, ibabalik mo. Kaso, yung preparation ng lima na yan, nasira na. Pinukin mo na yung momento. Ibig natin sabihin. Kumbaga, yun kaya siya ay top 10. Kasi, yun nga, dahil sa combination na pwede mong gawin. Baka pwede nga yung mag-cost ng panalo, mag-cost ng talo. Pero alam naman natin na hindi naman nahayaan ng Echo management na mangyari. Kaya sila may mga coach. Tsaka bago na rin pala yung coach nila kasi si Arcadia, kinuha na sa ibang bansa, di ba? Ano team? Wala pa eh, wala pang ilanon. Kumbaga, itong mga bago nilang coach, talagang bago talaga. Talagang ano lang, hindi galing sa ibang team eh. Si Trevor galing ni Trevor. Pero isa galing second na yun. Si TikTok. Second na yun, di ba? Kumbaga yun, sobrang magiging challenging nun. Pero, sure ako na makakukuha nila yung tamang title din. Okay, next team natin. Sino yung next team natin? Echo? Onyx. Onyx. Ayun. Ikaw, rate mo muna yung Onyx. Mga bago natin dyan. Mga amateur lahat. Bago lahat sila eh, amateur galing, amateur to going pro. Pero kung updated kayo lalo na sa panonood ng Juicy Legends, yung mga amateur na scene. So, hindi rin sila biro talaga kalaban. So, mag-expect tayo ng mga around 7 or 8. Kasi nandun tayo sa momentum na mag-going lang tayo. Iba yung pressure doon, iba yung eksena doon. So, tingnan natin na magiging ganap nila doon. Ganda yung explanation niya. Ikaw. Yun, total, nakakuha rin ako idea sa'yo. Hindi, para sa akin, ito, opinion ko sa akin. Siguro sa akin, 7. Kasi nga, yun nga, sabi na nga ni Amitis, iba pa rin yung pressure kapag sa LAN. Pati iba pa rin yung pressure kapag meron kang kalaro. May kalaban ka na mga matagal na sa MPL team. Mga veteran na. So, syempre, talagang sindakan yan eh. Kung ang mangyayari dyan, ang tanong dyan, masisindak ba sila sa unang game nila o hindi? Kapag dyan sila kukuha ng momentum eh. Kung makakuha sila ng momentum, tuloy-tuloy yan. Kasi, puro amateur sila eh. So, kapag di sila nakakuha ng momentum, I mean, di sila nakakuha ng mga ilang wins sa unang round robin, parang mahihirapan silang makabawi. Kasi, ang tirada dyan, tol, parang ano eh, yung... Sino veteran sa kanila ngayon? Si Ryota, si Der.
Si Keke. Ah, Kiyota din at si Keke. Mga naka-experience. Di siya naka-experience. Experience na sa MPL. Pero hindi siya nag-veteran. Ah, hindi siya nag-veteran. So, yun nga. Kasi ano sila eh, pawala-wala sila eh. Depende pa rin yun sa ano sa mga player. Yung mentally. Kasi yun yung pa rin yung pinaka, ano eh, yung mental eh. Mental pa rin. Baka mamaya kasi magiging sila sa in-game, pero baka mamaya try sila mental. Gets niyo. So, ayun. Para sa akin, 7. Pero para sa akin, magaling naman talaga sila. So, iba pa rin kasi talaga pagkalaban mo yung mga pro teams. Sa mismo kong scene. Yan, sa akin din, ano, 8 over 10. Kasi, ano yun, manakita ko na yun sa mga amateur, kasabayan ko yung mga yun. Sila Keke, eh, mga sabay ko, mga talagang laging champion. Mga palong-palo talaga mag, ano. Tapos dumagdag pa, syempre, si Chooks. Ayun yun, mga mamaya. Maglabas pa ng Laila doon bigla, maging coach friend doon. Maging coach friend doon. Pero then, sila Ryota. Lalo si Ryota, pre, gigil na gigil ngayon. Nag-chat sa akin, gustong-gusto niya bumawi kasi hindi siya nakalaro sa ano eh. Ah, sa ito na yung development niya. Kumbaga, parang sabi niya, oras ko na to, it's my time to shine. Ito na yung moment niya, niya baka patunayan yung ano niya. Yung deserve niya, yung laro niya, mapakita niya. Ah, siya ba main time? Ayun niya yung gusto niya eh. Kaya nga siya batak na batak, gusto niya ma-main time. Gustong-gusto niya maglaro. Kausap ko siya eh. Sa akin na siguro 4 now ah. 6. Sino bobo lang nung yun? Direkto yun eh. Ito, explain ko. Explanation ko nga na. 4 now nga eh. 4 now, 4 now. Kaya kahit nag-base kami, itong mga, itong ano lang. Itong maganda kasing pasok ng ano, maganda magiging pasok na itong Oni kasi ano sila, pure amateur to eh. Oo, oh, pure amateur. Kumbaga isang team na amateur, biglang pinasok ng MPL, parang magiging challenge to na papatunayan nila na yung mga amateur talagang kaya sumabay sa mga pro teams. Oh. Kasi ito yung time na ano eh. Kaya sa mga ibang tournaments, nakakasabay yung amateur sa MPL. Iba kasi yung MPL, pagdating kasi ng MPL, basahan kasi ng game yan eh. Kumbaga lahat ng teams, pag-aaralan. Madami yan ng baraha. Madami yan ng baraha. Eh baka mamaya makita, mabasa yung laro nyo. Ganito lang pala yung laging nyo. Ulit-ulit. Oo, paano sila mag-a-adjust ngayon? Na tuloy, habang tuloy-tuloy yung tournament, every week, mayroong ang kalaban na iba na inaaral yung game mo. Paano sila mag-a-adjust? Kumbaga yung amateur na, kasi doon nila papatunayan na ano eh. Kasi yung tournament sa amateur, iba-iba eh. Tuloy-tuloy. Pero iba-iba. Kumbaga, hindi katulad sa MPL na eh, talagang lahat ng teams. Hindi, sa amateur kasi merong 3 bands. Sa amateur, si diba pang tournament, kumbaga, merong araw na to, meron din araw bukas, next week may tournament na naman. Kumbaga, hindi mo pwedeng aralin yung ano, kasi iba-iba yung kalaban eh. Sa amateur, diba? Ano, 3 bands. Hindi katulad pagdating sa MPL na alam mo na yung schedule ng mga kalaban ngayon, paghahandaan yung game. Pero tingnan natin kung paano sila maganda. Kasi, katulad yan, yung Blacklist Mahaklika, wala namang info yung Blacklist sa Mahaklika kasi magkaiba sila ng liga na nilalaro eh. May info yung Mahaklika sa Blacklist kasi exposed na yung laro, pero yung laruan ng ano, amateur, hindi alam ng mga pro. Kumbaga wala ka naman sa MPL eh. Kumbaga wala silang time pag-aralan kayo. Kaya siguro may mga ganung moments. Ngayon, ito yung magiging factor dun sa kanila na kung sanay ba sila na mag-champion pa din na pinag-aaralan sila ng kalaban nila every game, every week na lang. Kasi madami yung nakatutok yan. Marami nakatutok. Itong team niya nakatutok sa'yo. Lahat ng mga kalaban mo, pinag-aaralan ka. Kumbaga, hindi na pwede dito yung mga kabigla. Pero siguro yung mga unang week, medyo bibiglay tayo ng Onyx sa regular season. Week 1, week 2. Pero pagdating hanggang kailan sila kaya mabigla. Kaya ba nila maging consistent na maging players? Kasi mayroong mga teams magaling sa regular season kasi napaghandaan. Pero paano yung pressure ng playoffs? Iba kasi yung laruan pagdating na ng playoffs. Hindi! Ang pressure dun, yung second round robin na kasi dyan tol, ano na eh, di mo pa sure kung makapasok na talaga yung playoffs. Kaya naman, habulan na lang points yun eh. Start na din dyan pagdating ng second, tsaka yung lalo-lalo yung sa playoffs. Siyempre yung pagdating pa rin yung playoffs eh. Kahit anong galing mo ng regular season, maglagal din ng playoffs. Wala rin. Kumbaga, lahat ng laruan nyo ng regular season, pagdating ng playoffs, wala nang bearing. So, itong round robin na to, parang ano to, kung paano ka makakasurvive. Oo, kumbaga, survival of the fittest. Pagalingan mag-prepare. Pagalingan maghanda sa kada team na makalaban. Siyempre, kung ikaw yung mas handa ka, ikaw yung mas panalo dun. Mas lamang ka. Oo.
Yun. 6 over 10 sa'yo. Sa ngayon. Hindi pa natin nakikita eh. Kaya nga, challenge eh. Okay, sa'yo, Edu, ilang rate mo sa Audi? Sa akin, 7.5 ulit. Parang Ariel. Parang Ariel. Ayaw na kanina, Tom Tricks. 7.5 kasi nga, para rin sila. Para rin silang, sino nga ba yung team kanina, yung amateur din? Ah, yung Echo. Para silang Echo, make or break din yung gagawin nila kasi bagong team. Bagong putahe. Bagong putahe ulit. Bagong putahe. Pero ang point ko is, yung mental strength nila. Na, kasi tulad ng sinabi ni Eto Max, yung tagal ng laro, yung kapag pinag-aaralan ba kayo. Pero aside from that, the fact na kakayanin mo ba yung stress na palagi kang pinag-aaralan, palagi kang maghanap ng bago, o mamimili sila sa tatlo eh, maghanap ka ba bago. Ito yan. Kasi wala pa silang experience. Pati tol, yung sinasabi mong stress, ayan, dyan papasok yung mga viewers na babasin sila. Dyan din natin kaya yung mental, pre. Kung kaya ba nila isabag yung mental kasi. Ay, si Ryzen, sila kang DJ. Lahat ng player bumahan sa ganyan. Dahil mga bago sila, pagdadaanan pa lang nila. Kaya malalaman natin kung kaya ba nila, binibasikan lang ba nila yan. Kasi talagang lalabas pa rin talaga yung pagka-amateur nila. So dyan papasok kasi parang ikukumparan na yung dating line-up. Ayun yung magagaling na yung analyst. Natatalo ka na kasi doon na parang medyo pag nananalo ka, walang problema. Pero pag natatalo ka, doon mas mahirap eh. Bibigat ang problema eh. Bibigat. Kumbaga, ang daming papasok. Andyan yung mga bashers. Ito, good example. Ito, Mark. Wala si ano dati, yung sakit ni Keller dati. Ay, si ano pala, si Ryzen. Sabi, Ryzen naman, ayaw ko naman namamatay. Hindi ngayon, si Ryzen, ang ginawa niya, hindi nagpapatay. Pero wala siya ginagawa. So, parang ingat niya na. Nag-scale na lang siya, nagtatago na lang siya sa linya, nagpa-farm na lang. Ganun na yung nangyayari sa kanya. Ayun, big factor yung ganun, di ba? Maraming factors pag tinry ka sa mental. Amateur team. Kaya, yun, sana... Siyempre, ang kailangan din ng mga management eh. Yung guide na management from coaches, staff, mga ganyan. Lahat yan, sobrang importante yan. Kailangan... Ano, may factors yan. Lahat yan may silbi, kumbaga. Kailangan yung mga kuya, mga kaibigan niya, kung paano i-handle. Kaya yung sinasabi ko sa'yo, tol, kung may veteran ba sa MBL para alin mo yung case na alin matalo manalo may kasama pa rin sila may magpabayo may mga sa akin ano to promising tong lineup ng ano na malalakas to may mga player na dapat kayo tutukan niya lalo na si Super Prince yung post-pon kaabang-abang maganda siya para akin. Ano na yan, kumbaga namamatsyagan na ng mga pro player yan, si Super Prince, yung support ng Onyx yan, abangan yan. Meron silang mga player na kaabang-abang, kaya maganda pa rin siya. Ano yan, parang kinakabahan ka dun. Hindi ako kinakabahan. Alam mo, siya yung kakabahan kasi matagal na ako sa ano eh. Matagal na ako sa kakabahan, wala na yan. Kumbaga, at dadaanin mo na lang sa gulang eh. Wala sa gulang ngayon, nasa gulang ngayon. So ngayon, ang tatanungin naman natin is yung history kung paano nakapasok sa esports si Amethyst at saka si Dewey. Uy, tapos na ba? Hindi, ang tutuloy natin magka, ano. Si ano muna, yung history muna nila. Ikaw muna. Sino pa ba alin ah? Hindi, meron pa tayong natitirang tatlong teams eh. So nagkakaintindihan, may connection, may synergy. Kaya mataas yung expectation ko sa kanila kasi kaya nilang talagang pumasok sa playoffs.
9 over 10, ikaw, Billy. Sa akin, 9. Nag-shoutout pala kay Bendix. To, ito, si Bendix parang, ano eh, parang, alam mo yung parang nilike-like ko dati. Kasi sa TikToker, binabidya. Kasi hindi naman nakita yun ng gano'n nagtuturo. Binabidya to, ano? Pero isa sa sarili pahirap ngayon. Oo, hindi. Kumbaga parang ano siya eh. Akala mo, mema-mema lang. Oo, akala basta-basta lang. Pero basta nakinig ka sa sinasabi niya. May ano eh, tulmin. May aral. May laman, may aral. Magaling ta, actually ako, nagagalingan na talaga sa kanya. Bentings. Kasi bibira yung mga ganun, yung nakakapansin ng mga, ano kagad, mga bagong update, Sherek Tuturo. Oo, Sherek Tuturo. Yung mga nung tol, ito kayo mga buy and sell na, no, sa boots. Yung sa big signa, tapos bibenta mo para makabili ka ng... Basta mga ganda, kahit, ano, sa ato, 100% naniniwala ko lahat ng couple ay manonood ng Bentips. Ah, Bentips, Bentips, Bentips. Siyempre, para ano, abangan nila yung Ami Tips. Abangan nila yung Ami Tips. Ami Tips. Abangan nyo yun guys sa TikTok, Ami Tips. Ayun yung susunod na content ni Ami Tips. So, yun sa akin, ano yun? 9. Uy, siyempre, ano siya? Uy, siyempre, blanco pa. Pinuri ko to si Bentips. Sa akin din guys, ano, 9 over 10. Kasi kung ano yung roster nila season, yun pa rin yung lineup nila, wala silang dinagdag, dead, wala silang tinanggal. Yun pa rin, sobra yung parang pamilya na rin siguro yung nabuo nila. Sobrang solid na silang samaan, then di na nila kailangan magdagdag. Ano na sila, sapat na sila kung ano yung meron silang knowledge. 9 over 10 sa akin. Sa akin ako, excited ako sa TNC. Para makita sila ngayong season. Na yung, kung ano yung in-improve nila. Siyempre eh, yung TNC last season, parang bagong boy yun eh. Pero nakita nyo naman yung nilaro. Talagang sobrang taas. Third place pa. Malakas talaga tol. Malakas talaga TNC. Kaso nga lang, nagiba i-hit lang ang tinalo natin na 3-0. Pero malakas talaga tol. Nalason eh. Malakas talaga TNC. Ano sila eh, parang yung laro nila sa mas ano po ang pangalaw sa RSD. Pares na pares sila ng gameplay. Tapos medyo may konting spice lang na ginagawa yung TNC. Pero halos pares lang sila ng lakas pag naglalaro. Kaya excited ako para sa TNC ngayon kasi yung experience na dala nung nakakaang pagkatalo nila. Wala silang binago. Pero may nadagdag yung experience tsaka yung mga lesson na ano. Sobrang excited. Ito ano na to? Sa akin... Sobrang shot or real to eh. Sa akin, 8 pa rin. Eight. Pero ano, maganda yung basa ko sa kanila kasi parang, ayun, considering wala silang binago sa lineup, kumbaga, ang decision ng management nila at least is, sila yung ano eh, may pag-asa, hopeful yung team nila. Feeling ko na talagang sila mentally last season, pero ngayon, mukhang bye bye na yan. 8 over 10. Okay, next sa ating lineup. Ay, tayo na yun. Sunod diba? Kasama mo tayo? Hindi na. RSG na. Ikaw, Amitis. Ano? Bias na naman tayo. Okay. So, ikaw lang. Kita yung pangat din eh. Okay. Ito talaga yung team na mechanically gifted eh. Sobra. Lal na si RSG. Sobrang mechanically gifted. Kaya, yung instinct nila mataas. Yung parang, pag si Light gawa ng play. Kahit walang gawad. Oo, may ganun ano sila eh. Kasi pag nandun ka sa LAN, mapapakinggan mo yung mga team. So sila, mapapansin mo. Makikita mo agad sa laro. Yun sa mismong sa TV, yung gagawin nilang play. Pero hindi masyadong mapag-uusap. Mm-hmm. Kumbaga, planado na, gawa na ni coach yata nila. Parang ganun. Kaya mga rate ko lang 10. Mechanically gifted. 10. Ako naman. Sige, ganun. Sa akin, 10 din. Kasi si Light, sobrang galing din talaga ni Light kasi sa mga tank kasi ano siya feeling ko sa kanila lima tinanong ko kasi ng RSD ko sino yung talagang nagko-comment sa kanila. Sabi nila lahat daw sila nagko-comment pero si Light nagbibigay ng comps. Kumbaga ang bilis sa dahil nasabi ko mechanically gifted sila kasi sa comps na binibitawan ni Light nakapag-isip sila lahat ng mga possible na pwede nilang gawin play kumbaga play kumbaga si Light kasi feeling ko yung comps niya talagang delikado niya napipakitik niya eh, yung mga galawang kalaban. Kasi kung mapapanood mo yung ano, yung parang merong ano yung parang video ng finals natin, makikita mo siya kung paano mag-command.
sasabihin niya, dito pupunta dito yan, napakalatid. Kumbaga, alam niya na. Kaya pagdating niya yung galaw ng kalaban, kaya gumagalaw siya ng advance. Oo. Kumbaga doon siya nagiging matalino si Light na... Instant talaga. Na anuhan sila ng mga kampe, kumbaga nasasabayan dahil magagaling rin mechanical yung kampe. Kahit walang naglilid, kumbaga yung galaw nila, iisa pa din. Sync lahat. Isang utak na. Kasi wala silang leader eh. Oo. Lima sila nagko-command, si Light lang yung laging nagbibigay ng groups. Tapos magaling daw siya bumasa ng galaw. Kaya kala mo, meron nagtitake command sa kanila, pero wala, lima talaga sila. Kumbaga na mag-isa nila yung utak nila, di ba? Oo, yung pinaka magaling silang lahat. Yung sa'yo, ilan? Yung rate mo sa... Sa akin, 8 pa rin. 8? Mahawa! Standard nito! Champion yun ah! 8.5. Yeah! 8.5! Mas mataas sa Aris nito, 0.5. Ay, sa Blacklist! Sa Blacklist! Sa Blacklist 8. Oo, tawa. Bakit 8.5? Ayun, kasi napanood ko rin yung sa finals nyo, yung sa documentary. And wala, parang lahat sa kanila automatic na. Parang lahat talaga sila alam na yung gagawin. Parang meron silang sistema na sinusunod na. Parang pinag-aralan talaga nila, hindi na kailangang masyadong makoms. Ano lang talaga, laro na lang talaga, isang laro na lang. Kumbaga meron silang galaw na sinusunod na naging hobby na nila. Kumbaga, parang siyempre meron silang mga galaw na biglaan, pero na-adapt ng lahat. Kasi kahit walang leader, kaya nila sumabay sa mga galaw. Grabe nga lang talaga yung mga RSG. Ako, 10 over 10 din ako dun. Sabi nyo na lahat eh. Ayun na lahat ng mga info na kagalingan nila eh. Sobrang gifted, mga mechanical, mga mautak, napag-isay utak. 10 over 10 sa akin. Siguro, ikaw, andun yung player mo ah. Oo, yan. Okay, sa akin, hindi exciting yun tol kasi, kasi demon kahit. Grabe. Kasi nga sa pan-jungle, di ba? So, meron na namang pinaghahandaan si Panda. Hindi natin alam. Nandun talaga yung nila, presence of mind nila. Presence of mind. Grabe talaga yung RSG. Siyempre, proud ka rin sa bata ko. Dalawa yun, di ba? Dalawang player mo yun nandun. Si Light. Galing si Light. Si Light eh. Si Light tsaka si Iran. Si Iran. Nadala mo na sa MPL, di ba? So, basta panoorin. Siguro gawin natin, walang explanation ng rankings ng magiging MPL. Okay, top 6. Top 6. Hindi mo kasi madaling team, baka mo to ah. Top 6 ko siguro. Bren. 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 Ikaw. Bren. Sign, Onik. Top 6. Top 6 ko ano? Onik. 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 Ikaw, Amethyst. Ikaw kasi. Ilan? Bren eh. Bren. 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 Okay, top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Hirap ka rin lang talaga mag-rank yun. Pag-checkings na dapat! 5! Oh, tatong checkings lang! 5! 4! Echo. Galing na yun to ha, ikaw. Echo. Ako din, echo rin ako sa top 5. Top 5? Echo. Ikaw. Sa akin, Brent. Brent. NX. NXP. Ikaw. Umabot pa lang ngayon. Topan ka yun. Umabot pa lang ako. Umabot pa. Parang may something ha. Parang may something ha. Top 4! Top 4! NXP. Top 4. NXP. Top 4 ko Onik. Ako top 4 ko NXP. Top 4 ko... Echo.
Eko. Ikaw, Abitis. Eko. Eko. Top 3! Ilan team na lang natitira? RSG, Blacklist, tsaka... TNC. Yan, tatlo na lang natitira. Top 3 mo. Ilan top 3 mo? Diyan, wala mahirap dyan, maglo yan. Kasi tatlo yung malakas na team eh. Diba, yung tatlong team na maraming kilalabas eh. Sino ba natitira? Blacklist, RSG, tsaka TNC. Yan, tatlo. Top 3 mo. Checkers lang ha, 5, 4, 3, 2, RSG. 1. RSG, top 3? No explanation. TNC. Sign, RSG. Top 3. Kakin. RSG. Ikaw, yeah, TNC. TNC. Okay, top 2. TNC. Blacklist. TNC. Blacklist. Top champion sa inyo yung TNC? Oh! Hindi siya! Hindi! Oo, pasal na ito! Okay. Siyempre, champion wala na. Hindi champion eh. Hindi, wala. Hindi champion yun. Rockies lang yun. Top 1, Black. Oo, Black. RSD. Black. Tenji. RSD. Bali, ikaw, top 8 to. Ano mga reset mga kabisado mo ba? Oo, ano yung kabisado mo? Onik. Top 8 mo, Onik. Hindi, ito na lang. Hiro mo na lang. Monik, Bren, Eko. Alam mo nalutan. NXP. NXP. Stop 3 mo. RSG. TNC Block. Sa akin, top 8 ko. Ay, top 7 ko. NXP. Top 6, Bren. Top 5. Eko, RSG, Blacklist, Tenzi. Champion. Ikaw, Davey Champion! Davey Champion, top 1 lang sa ranking. Top 1 sa ranking. Magbibase lang ako. Sa ranking. Sony, Bren, NXP, Eko, TNC, wala. Tapos, RSG. Ay, hindi. Blacklist tsaka RSG. Ay, RSG. Rockies lang yun na bago pumasok sa season. Bago pumasok. Hindi mo bago yun kapag nagsimula na yung... Isang week ko niya. Week 1 magsisimula na. Power rankings. Power rankings lang yun. Bago pumasok sa season. Well, mataas ang tapok sa NXP ah. Oo. Siyempre makakalaso pa yun si Migo eh. Makakalaso pa yun. Sa regular season lang. Pagtungtong ng playoffs, wala na yun. Di makakapasok yun. Yeah.